Tumawa ito tila na aliw na aliw. Hindi man lang ito mukhang nabahala. Look, do you really think I'm someone who'd force myself on a woman? Umiiling-iling na tanong nito sa kanya. Anong malay ko? Hindi naman kita kilala. Mabilis na sagot niya. Kahit sa isip niya ay hindi ang sagot. Sa gwapo ng mukha at tikas ng pangangatawa nito, ay aminado siyang baka babae pang namamwersa rito. Pero hindi niya iyon aaminin dito. O ganito na lang. Malumanay na sabi nito. Pagkatapos ay lumingon ito at may sininyasan. Lumingon siya. At nakita niyang palapit sa kanila na isa sa mga security guard ng hotel. Boss, nadisgrasya kong ito si Miss Paranoid. Isasama ko sana siya sa hotel room ko para makapagpatuyo. Paliwanag nito sa security. Pagkatapos ay dinukot nito ang wallet nito sa kanyang bulsa at may kinuha roon. Inabot nito iyon sa security guard. Kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya, ito ang ID ko. Nasa room 2150 ang silid ko. Pwedeng-pwede niyo akong aristuhin kapag ginawan ko siya ng masama. Sabi pa nito. Kinuha ng security guard ang ID nito at tinignan. Pagkatapos ay nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila ng lalaking katabi niya. Nang makita niyang bumaba rin ang tingin ng gwardiya sa dibdib niya, ay tinignan niya ito ng masama. Nagkamot sa batok ang gwardiya at saka tumingin sa lalaki. Siguro, sir. Anito. Saka naglakad pabalik sa dating pwesto nito. Nakangiting tiningnan siya ng lalaki. So, okay na ba? Hindi siya sumagot. I swear, wala akong gagawin sa iyo. Magkakasakit ka kapag hindi mo nahubad yung suot mo. Sabi nito. Pinakatitigan niya ito. Sa totoo lang, hindi niya naramdamang masamang tao ito. Kung may kakayahan siyang maipagmamalaki, iyon ay ang galing niyang bumasa ng karakter na isang tao kahit hindi pa niya iyon kilala. Ayaw lang niyang isipin na ang lalaking ito na siya ang tipo ng babaeng mabilis sumama sa isang estranghero. Pagkalipas ng ilang sandali, ay bumuntong hininga siya. Fine. Kasalanan mo naman talaga ito. Paninisi niya rito. Ngumiti ito. Good. Let's go. Yaya nito sa kanya. Nagpatiuna na itong naglakad papasok sa hotel. Iniabot nito ang susi ng kotse nito sa isang valet. Pagkatapos ay sinulyapan ulit siya nito. Tara na. Napabuga siya ng hangin bago siya sumunod dito. Iginala ni Jessica ang kanyang paningin sa loob ng hotel nito. Ngunit hindi siya umalis sa tabi ng pinto. Para madali siyang makakatakbo kung sakaling magkamali ang instinct niya sa pagbasa ng karakter nito. Nagpatiunang pumasok ang lalaki sa silid at dumiretso sa banyo. Paglabas nito, ay may bitbit na itong tuwalya. Lumapit ito sa kanya ng akmang aabutin niyang tuwalyang hawak nito at ipinatong na iyon sa ulo niya. Dahilan para matabunan ang mukha niya. May robe sa banyo. Hubarin mo ang damit mo para mapalabhan at mapatuyo natin. Sabi nito. Hinawi niya ang tuwalya upang makita niya ito. Bahagya itong nakangiti habang nakamasid sa kanya. Masyadong mabait ang ekspresyon ng mukha nito. Kaya nahihirapan siyang kumbinsin ang sarili na huwag magtiwala rito. Sige na. Anito. Naglakad na siya papasok sa banyo. Natigilan siya sa akmang pagsasara ng pinto nang magsalita ito. Anong gusto mong kainin? O order ako ng pagkain? Hindi pa kasi ako nagdi-dinner. Sabi nito. It's okay. Hindi pa ako gutom. Aniya kahit ang totoo ay nagugutom na siya. Hindi siya nakakain ng maayos kanina dahil sa buwisit na nakadate niya. That means you're hungry. Baliwalang sabi nito. Pagkatapos ay abala na ito sa pakikipag-usap sa telepono. Saglit na tiningnan niya ito
bago niya isinara ang pinto ng banyo. Nawiwerduhan siya rito. Napaka-natural umakto nito, na para bang matagal na silang magkakakilala. Kahit sinabi na nitong nakukonsensya ito, kahit tinutulungan siya nito, para wala naman siyang makitang guilt sa mukha nito. Umiling na hinubad niya ang kanyang damit. Dahil naroon na rin lang siya, nag-shower na siya. Pagkatapos ay isinuot niyang isa sa mga robang naroon, saka maayos na itinupi ang mga damit niya. Paglabas niya ng banyo, kasalukuyan ang inilapag ng isang hotel staff ang mga pagkain sa ibabaw ng mesa. Nang lumingon ang lalaki sa kanya, nakangiting lumapit ito. Akin na ang mga damit mo, para may padala na natin sa kanya. Anito sabay turo sa hotel staff. Bago pa siya makapagsalita, ay kinuha na nito ang kip-kip niyang mga damit at inabot ang mga iyon sa hotel staff at saka nagbinin. Nang makaalis ang staff ay nakangiting humarap sa kanya ang lalaki. Tara, kumain na tayo. Nagpaakyat na din ako ng wine, just in case na gusto mong uminom. Anito, why are you acting as if we know each other? Tanong niya rito. Natigilan ito. Pagkatapos ay bahagyang tumawa. Ganito lang talaga ako. Mag-isa akong namuhay sa ibang bansa. Kaya nasanay na akong makipag-usap sa lahat ng tao, kahit sa hindi ko kilala. Besides, hindi ka mukhang masamang tao at komportable ako sa iyo. Nakangiting paliwanag nito. Don't you feel the same way? Hindi na siya nakasagot. Aminin man niya o hindi, ganun din ang nararamdaman niya rito. Wala siyang makapangtakot kahit silang dalawa lamang sa silid na iyon. Oo nga, at bahagya siyang kinabahan sa presensya nito, ngunit iyon ay dahil sa unang beses pala niyang nanatili sa isang hotel room na may kasamang lalaki. Kain na, alok ulit nito. Dumulog na siya sa hapa, na wala na ang pag-aalinlangan niya. Basta ba ikaw ang magbabayad, nagugutom na nga ako. Tumawa ito, saka umupo sa tapat niya. Sabi ko na nga ba, gutom ka. Punanin to. Nagkibit-balikat siya. Hindi ako nakakain ng maayos kanina dahil nabwisit ako sa kadate ko. Aniya, galing ka sa date? Nahimiga niya ang pagkamangha ng tono nito. Mukha pang hindi ka panipaniwala na may nagyayang makipag-date sa kanya sa mamahaling na hotel na iyon. Nakakagulat nga ba na galing ako ng date? No, of course not. Mabilis na sagot nito. Binuksan nito ang bote ng wine. Pagkatapos ay sinalina nito ang dalawang kopetang naroon. Naisip ko lang na kung galing ka talaga ng date, hindi ba dapat ay busog ka? Napabuga siya ng hangin. Sa pagitan ng pagkain ay ikwento niya rito kung ano ang nangyari sa date niya. Hindi ba natural lang sa isang date na sabihin ng lalaki ang lahat ng magagandang qualities niya para magustuhan siya ng babae? Pero hindi ibig sabihin noon ay nagyayabang siya. Casual na komento nito. Oo, alam ko yun. Pero nasa paraan ng pagsasalita ang stance ng lalaki kung nagsasabi siya ng totoo o nagyayabang na. Sa kaso ng kadate ko kanina, nagyayabang siya. Besides, kaya ako nakikipag-date ay dahil gusto ko siyang makilala at hindi para ma-impress sa kanya. Hindi naman ako nag-e-expect ng sobrang perpektong lalaki. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay tinitigan siya nito. Sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya, hindi niya alam kung pinag-iisipan nito ang sinabi niya o may dumi siya sa mukha. Pagkalipas ng ilang saglit, ay ngumiti ito at bahagyang tumango. I agree. Matipid na sabi nito at nagpatuloy na sa pagkain. Nagkibit-balikat na lamang siya. Inabala na rin niyang sarili sa pagkain. Dahil nasarapan siya sa wine, siya na ang kusang nagsali niyon sa baso niya. Hey, hindi yan tubig. Saway nito sa kanya.
tiningnan niya ito. Masarap, sabi niya. Hindi naman ito nakakalasing, kaya okay lang. Umiling ito. Nakakalasing yan. Huwag kang maglasing. Baka isipin mo na sinadya kitang lasingin. Alam kong hindi. Sabi mo nga, you're not someone who forces yourself on a woman. Pinakatitigan siya nito. Paano pala kung nagsisinungaling ako? Nakangiting tanong nito sa kanya na halatang nanunubo. Sinalubo niya ang mga mata nito. Huhulihin ka ng security ng hotel na ito. Kung hindi naman, gagawin ko ang lahat para maparusahan ka lang. Kunwari ay seryosong sabi niya. Nagkatitigan sila. Pagkatapos ay nagkatawanan. Hey! Nakangiting tawag nito at inilahad ang kamay nito sa kanya. Pinapakain na kita, pero nakalimutan kong magpapakilala sa iyo. I'm Adam. Oo nga pala. Kanina pa siya nakikipag-usap dito. At nasa iisang silid lang sila. Pero hindi pa niya alam ang pangalan nito. Jessica. Aniya tinanggap ang pakikipagkamay nito. Sumikdo ang dibdib niya nang maglapat ang mga kamay nila. Napatitig siya roon. Bahagyang magaspang ang palad nito. Ngunit katakatakang masarap iyon sa kanyang pakiramdam. Bigla niyang naitanong sa isip kung ano ang trabaho nito at ganoon ang kamay nito. Napatingin siya sa mukha nito nang bahagyang pisilin nito ang kamay niya. Nang makita niyang tiningnan siya nito nang mataman habang nakangiti, ay otomatikong binawi niya ang kamay niya rito. Anyway, sa tingin mo gaano katagal bago nila maibalik ang mga damit ko? Paiwas na tanong niya rito. Hindi ko alam. Itanong natin mamaya kapag ipinaligpit na natin ang ating pinagkainan. Pagbalik ng hotel staff sa kwarto ay tinanong agad niya ito tungkol sa mga damit niya. Nadismaya siya sa sagot nito. Kinabukasan pa raw makukuha ang mga damit niya. Napasalampak na umupo siya sa sofa. Buong magdamag akong nakaganito. Ang ganda-ganda talaga ng araw na ito. Nafo-frustrate na sabi niya. Hindi ko may busi, Ada. Sa halip ay binuksan nito ang isang maleta na nasa gilid ng kama niya. Pagkakuha ay inilapag nito ang isang t-shirt at short sa ibabaw ng kama. Ito na lang muna ang isuot mo. Mas okay ang mga ito kaysa sa roba. Wala kang choice, kundi bukas umuwi. Tumawag ka na lang muna sa inyo para hindi sila mag-alala. Gabi na at delikado na sa labas. Anito. Napabuga na lang siya ng hangin. Dahil alam niyang wala naman siyang pagpipilian, tumayo siya at lumapit sa kama upang kunin ang mga damit na ipinahiram nito sa kanya. Salamat. Aniya saka naglakad papunta sa banyo. Hindi ka ba muna tatawag sa inyo? Pahabol na tanong nito. Huminto siya at bahagyang lumingon dito. It's okay. I live alone. Nakangiting sagot niya. Napatitig na lamang si Adam sa nakapinid na pinto ng banyo. Hindi niya alam kung bakit parang nagdulot sa kanya ng kakaibang damdamin ang nakita niyang kalungkutan sa mga mata ni Jessica, lalo na sa huling sinabi nito. Hindi niya sinadyang matalsikan ito ng tubig dahil sa sobrang pagmamadali niya. Nang bumaba siya ng sasakyan niya, wala siyang ibang intensyon kundi ang humingi ng paumanhin dito. Pagkatapos ay magpaalam na dahil gusto na niyang magpahinga. Kakarating lamang niya galing ng ibang bansa. Gayunpaman, kahit may jet lag pa siya, ay nakipag-meeting pa rin siya sa magiging boss niya. Ngunit nagbago ang isip niya. Nang makita niya ang mukha ni Jessica, na mariing nakapikit na tila pinipigilan ang inis. Nang dumilat ito, at masalubong niya ang mga mata nito, tuluyan ang nawala sa isip niya ang pagmamadali niya. She had the most expressive eyes he had ever seen. Kumikislap sa mga iyon ang magkakahalong emosyon.
a combination of irritations and sadness. Naitanong niya sa kanyang isip kung bakit ito malungkot. Hindi tuloy niya napigilan ang sarili niya. Nahawiin ang buhok nito upang lalo niyang mapagmasdan ang mukha nito. Nang umatras ito at magsalita, tuluyan na nitong nakuha ang kanyang atensyon. Hindi nito kasing ganda ng ibang mga babae na nakilala niya sa Amerika. Subalit kung maano ang mukha nito, kilos at pananalita. Ang tila magnitong humihila sa mga mata niya upang pagmasdan nito. Bigla ay naisip niya na ayaw pa niyang matapos ng ganoon-ganoon na lang ang pagkikita nila. Kahit alam niyang may posibilidad na tumanggi ito sa offer niya. Napatuloyin ito sa hotel room niya, ay sumubok pa rin siya. Wala naman talaga itong dapat ipag-alala dahil hindi siya gagawa ng kahit anong magpapangit sa impresyon nito sa kanya. Kumuha siya ng unan at kumot sa kanyang kama. Pagkatapos ay nilatag niya ang mga iyon sa sofa. Doon na lang siya matutulog. Napalingon siya sa banyo nang lumabas si Jessica roon. Napalunok siya at tila na matanda ang makita niya ito. Masyadong malaki ang damit niya rito. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit tila humakab sa korba ng katawan nito ang damit niya. She looked sexy. Nang bumaling ito sa kanya, ay kumurap siya at pilit na ngumiti. See, that's better than a room. Ano niya rito? Oo nga, pero nakakailang pa rin magsuot ng damit ng may damit. Sabi nito. Bahagyang inangat nito ang braso nito at saka tiningnan ang sarili. Pagkatapos ay tiningnan siya nito. Salamat. Inayos mo na pala ang tutulugan ko. Anito habang lumapit sa kanya. No, sa kama ka na matulog. Ako na lang dito. Maagap na sabi niya. Bahagyang umangat ang isang kilay nito. Hindi mo na kailangang magpaka-gentleman. Nakikitulog na nga ako. Aagawin ko pa ang kama mo. Okay na ako sa sofa. Sabi nito. Saka pa sa lampak na umupo sa sofa. Hindi niya maiwasang mapasulyap sa dibdib nito na bahagyang gumalaw ng pasalampak itong umupo sa sofa. Dahil wala siyang napaihiram na panloob dito. Malamang nga wala itong suot na kahit ano sa ilalim ng damit niya. Mabilis na nag-iwas siya ng tingin. Marahas na minura niyang sarili sa isip. Hindi ito ang oras para maging malisyoso. May wine pa pala. Uubusin ko na ito. Dumukhang ito upang salinan ng wine ang baso nito. Sinasabi ko na sa iyo, Jessica. Akala mo lang na walang tama iyan, pero nakakalasing iyan. Saway niya rito na makita niyang sinaid na naman ito ang baso nito. Hindi ako madaling malasing. Namumungay ang mga mata at matamis ang ngiting sabi nito sa kanya. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.